yung poached eggs. So, eggs with cold bay, tapos, water. Medyo mainit lang. Dapat hindi siya boiling. So, ito, okay na tong temperature nito. But, ang gagawin ko with the wooden spoon. Parang kailangan kong gumawa ng little wind. Ganyan. Tapos, maya-maya, ito ko i-drop yung egg. Para mag- umikot around yung egg white. So, wait lang. Na-drop ko na yung eggs. So, kailangan nilang umikot on its own. Tapos, ilagyan ko pala ng onting vinegar. Ilagyan ko ng onting vinegar para ano, mag-coagulate yung egg white. Poached eggs. Tapos, ito. Pantay Manila. And then, I made, ano naman, greenings na apple cinnamon. Tapos, orange juice. Complete breakfast lang yun. Okay, no? Actually, mas accurate. Hiningal ako sa pagkakit. Nangyira pala ako yung second floor. Nakakapagod. Anyway, mag-order ako ng diapers. Okay. Umayag na si Ryan na mag-cloth diapers kami. So, yay! Bibili ako sa cheaper online shop. Pala ng online shop niya. Kasi sila yung pinakamura na nakita ko na ano, cloth diapers. Halimbawa, yung plain nila, nasa yan, yung plain nila na pocket diapers, 100 pesos lang isa. Pero wala pang insert. Yung insert nila, microfiber, mawa yung microfiber. So, yung microfiber is just 60 pesos. Mura na. So, 160 per diaper. Brand na binibenta niya is Naughty Baby. Sino ba sa inyo nag-ano? Pa-cloth diaper din. So, first time kong gagamit. First time namin gagamit ng ano, ng cloth diapers. Kahit yung mga, kahit sina yung ate ko, hindi pa siya nakapag-try ng ano, cloth diaper. Pero ang cute kasi may mga colors, tapos may mga prints. Exciting. Excited ako umorder. Tapos, mayroong uso ngayon, yung hybrid fitted. Sobrang mahal nga lang. Parang 1,000 isang, ano, isang cloth diaper. Pero, ang cute. Ang cute nung, ano, ang cute nung prints. Meron niya akong chenier sa wallet ko. Ano nga ito? Para siyang, ano, casket stone inspired na diapers. Nakita ka sa inyo. Sobrang cute. Sa Bum Heroes. Mom Heroes na diaper. So, locally made siya. Ang gumawa eh. So, you can buy it at Baby Chic Boutique. Actually, ano nga yun eh. Ginagawa nila. Tapos, paunahan talaga. Paunahan sa pag sa pagbili ng pagkuha, pag-reserve ng slot. Kaya ito o. Tsaka ito. Kaya lang isang video isa yan. Ito sa ito. So, ang nandiyan lang, salt-pepper garlic, so, ang pinto sa nilay. Tapos, after a while lang, so, itong Worcester curry sauce, saka oyster sauce. I-sear ko lang siya until mag-brown yung labas. Ito turn ko maya-maya, mga after 5 minutes. Ito na yung oyster sauce. Worcestershire sauce. Tapos, antayin ko lang mag-evaporate yung liquid. Tapos, lalagyan ko na butter. Evaporate na. Lalagyan ko na yung butter. Lato na. Kaya na tayo. Sa akin na. Give me the ball. Oops. Huh. Sit. Ah.
hospital bag. So, ito na lang ako na newborn diapers, pero unti lang. Kasi I plan, ito na yung binili kong diapers. Kasi I plan on using cloth diapers na, and then, isiging blanket, lampin, wet wipes. Tapos, ito yung clear shape ko to. Parang sleep sack ni baby. Sana kasya siya dyan. Sleep sack. Tapos, may tala rin na to. Of course, yung clothes ko. Onesies. Dalawang onesies for baby. Onesies. Tapos, may mittens. Ano po may... yung cup ko yung... may yung kinershay kong matching na cup dito yung panalalabhan. Panalalabhan ko na yun. Ito pala natatak to. Ayun sa panalabhan. Film lang ako na ng video today. Hindi ko smoky eye yung gagawin ko kasi puro natural looks na yung ginagawa ko lately. Ayun yung ginagamit yung camera. Canon 650D. Tapos ito yung octagonal softbox na ginagamit ko. So right now, combination ako ng natural. Ito yung bintana. Natural lightning plus artificial lighting. So, look na nagawa ko. So, emerald. Parang greenish na smoky eye. Lumalaki yung eye bags ko ngayon. Grabe naman. So, mga Friday ko siguro ito ma-upload. Tapos, ang ginawa ko ngayon voice over. Kasi ang ingay. Ang ingay sa labas. Naririnig ko yung mga bata naglalaro. Ayun. Kaya ito. Tapos yung lips. Sa lips ang ginamit ko yung aking... sino yun? Alam ko na kung ito yung pinamit ko. Yung MAC Viva Glam Gagato. So, napaka-neutral niyang color. Yung itsura niya. Actually, favorite ko itong ihalo sa mga ano, sa mga ibang color para makagawa ng iba't ibang shade ng nude lipsticks. Maganda siyang panghalo. Ayan. Tapos, sa eyes ko, pinamit ko Jerby from Virginia Olsen. Stardust for highlight. Ito. Tapos, saan yung isa? A Midnight Sun. Ito, ito. A Midnight Glam. Midnight Glam. Ito yung darkest na ginamit ko. Tapos, onting itong makeup geek na single eyeshadow in corrupt. Sobrang black nito. Ito yung blackest black na meron ako. Actually, nabili ko to sa Calm Cosmetics. Hindi ko alam kung binibenta pa nila. Parang hindi na sila nagbenta ng makeup geek products. Kasi medyo medyo expensive siya. Pero maganda kasi yung eyeshadow niya. Parang comparable siya to yung MAC eyeshadows. Eh, yung MAC eyeshadows, nasa 900 ang isa. Eh, itong makeup geek, 300. Nasa 300-ish. So, pwede na, not bad. Tapos, ano pa ba? Ayun, for my blush, ginamit ko yung Iris. Pero, onti lang. Ito, Iris na blush. Saka, hinalo ko siya with Morena Star. Yung mga ginamit ko sa face ko today. Tapos, for foundation, pinaghalo ko Ankara BB Cream. Saka, alam ba? Itong Essence Stay All Day. Actually, nung pinaghalo ko na siya para medyo mag-match sa skin tone ko. Pero pag BB cream talaga, no, maputi talaga siya sa umpisa, nakakatakot. Pero eventually, nag-adjust naman siya dun sa shade ng ano ko. Actually, yung leg ko, hindi ko alam kung ano siya. Well, siguro part ng pregnancy, pero nangitim siya. Ayan, no, parang no. Kasi ang dami kong mga ganito. It's not acne. Parang hindi ko alam. Ang dami kong hyperpigmentations lately. Tapos nangingitim siya. Feeling ko, ito yung meron tinatawag na kloasma. Yung mask of pregnancy. Usually sa face yun. May mga hyperpigmentations sa face. Buti wala sa face. Sa leg lang. Ayun. Tapos,
Mag-picture lang ako ng onte, tapos natanggalin ko na itong makeup. Nakakainis, no? Makeup ka na maganda, wala ka naman pupuntahan. Tonight, it's the third time kong gagamitin itong personal microphone system. So, it makes this noise. After nun, kailangan na maraming argan friend. Grabe, kailangan mag-moisturize. So, nilagay ako ng 2 pumps ng argan oil. Kasi nakaka-dry siya. Okay din ako ng shea butter. Kasi, nakaka-dry talaga siya ng skin para mabalik yung moisture. So, itong shea butter, maganda siyang moisturizer. Ginagamit ko siya actually for stretch, avoiding stretch marks sa tummy. Pero pwede rin siya gamitin sa face. O shea butter from Beauty Barbs Organics. So, ayan. Walang additives, preservatives, ganyan. Raw shea butter. Tingnan mo, nagme-melt na siya dun sa kamay ko. Nagme-melt na siya dun sa heat.